Magandang araw po sa inyo lahat, mga kakuking. Today is Wednesday, October 2, mga kakuking, for our episode 53. Ayan, mga kakuking, palapit na ng palapit. Malapit na po natin matapos ang ating proyekto na pinangako ko sa inyo na si Master ay gagawa ng simple cookbook na lahat po ng niluto ni Master, pati po yung mga dessert na ginagawa natin. Ano po? Nakita niyo naman, dami na natin nagamong dessert such as yung mga ice cream. Meron tayong cheese ice cream. Ano po? With mango cheese ice cream. Meron tayo nung ube ice cream, plain ube. So, di pa po tayo nakagawa ng ubi makapuno. Marami pa po yan. Ubi langka. Ano po? Marami pa tayo hindi nagagawa. So, we also do the Rocky Road. Ano po? Nakagawa na tayo ng Rocky Road. So, mga kakuking, marami tayo nakalanap. Pagaya ngayon, gagawa si Master another ice cream flavor, which is cookies and cream with almonds. With almond and kisses, small kisses. Mamaya papakita ko po sa inyo. So, una po sa lahat, mga cooking, isang magandang show ngayon ang ating gagawin. Because I have a friend that I invited. Ano po, isa po siyang chef. Line cook ng Tipulo Chef. Ano po? So, si Master ngayon taga-Tikim. Gusto niyang mapakita sa akin kung papasa ang lasa ng luto niya kay Master. Ano po? So, without any further ado, to introduce to you my partner today on our episode 53. Walang iba, siyempre si Chef Tij Villamejor. Let's welcome. Chef Tij! Hello po, good day. Good morning, morning Chef. Good morning. Good morning po, Kuya Ricky. I'm very glad that ikaw mismo pinakita mo sa akin yung interest mo na makasama kita sa aking show. Hopefully, we are talking a while ago. Hopefully, kasi nag-aaral pa sa si Chef. Ano po? Hopefully, in next month siguro, meron mga segment si Master na partner na kami sa pagluluto ni Chef. Ayan. So, Chef, can you tell something about yourself? Ako po pala si Tij Villamejor. I'm 34 years old. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho sa Tipulo Modern Filipino Cuisine. Malapit po siya sa Assumption, papunta po ng Sumulong Highway. Ayun po. Ilang taong ka ng Chef? To count po, Kuya Ricky, more than 10 years na po ako since trabaho po ako sa mga iba't ibang restaurant. Okay. Wow. So I'm pretty sure the one that you're going to show today is master na master mo to. Kagaya ng ating title, Master Cooking naman nyo. Ano po? So, isang magandang pagkakataon, mga kakuking, isang kagaya ni Tij. Ano po? So, nagsisimula siyang magpakilala being as a chef and eventually, pag nakasama natin si Chef, mapapanood niyo na rin siya sa 11 platform all over US. Ano po? Lahat po ng channel sa local channel ng US, mapapanood niyo na po ang Master Cooking na aman nyo. Sasama ko si Chef Tij. Then, dito po sa Pilipinas, all cable channels. Ano po? Pagaya nung Sky Cable TV, yung Signal. Ano po? So, mga kakuking, Converge. Meron na kasing cable ng Converge. So, mga kakuking, si Master, marami na nakaantabayaran kay Master, mga manonood. Kagaya na nasabi ko, with Chef Tij, mas marami pa po tayong mapapakita na putahe. Putahe naman eh, Chef. Ano po? So, pagka po hindi namin pinalabas, ibig sabihin hindi po masak eh, Chef, yung lasa ni Chef. So, mag-a-adjust tayo. Pero I'm sure,
kagaya ng mga chef, kagaya ni Chef Pidge, mga nag-aral po to. Ito po ay inaral yung mga sukat-sukat kung paano titimplahin in a good taste na magugustuhan ng mga customer. So, anong lulutuin mo ngayon, Chef? Magluluto po tayo today ng sausage pasta. Wow! Ayun po, siya po yung sausage pasta po natin, siya po yung... Hindi po siya yung typical na kagaya ng mga napapanood natin sa YouTube dahil ano po, nirevise ko po yung ingredients ito. Pero budget friendly lang po ito. Nirevise po? Apo. Yan ang mga gusto ni Master. Kasi ang mga pinapalabas ni Master, sariling kaka panlasa. Ano po, yung swak sa panlasa ng mga kakain. Apo. Kasi ayaw natin ni Master yung gaya-gaya. Diba? So yung iba sabi, ay, napanood ko na sa YouTube yan. Ay, nakita ko na sa ganun yan. Pero pag pinakita mo yung actual cooking, kakaiba yung Apo. Style lagoy mo. So, sige, Chef. Ano po pala? Bukod po pala doon, madali lang po yung hanapin yung mga ingredients sa atin sa market. Madali lang po nating mabibili kahit saan po. Mm-hmm. So, pakita mo sa kanila, Chef, kung ano mga sahog ng ating lulutuin. Basically po, ito po yung ano natin, ingredients. For saute, meron po tayong chopped garlic. Onions, green bell pepper, at para po sa mga aromatics, meron po tayong salt, black pepper, ground, tsaka dried basil leaves. At ito rin po, grated cheese. Chopped mushrooms, ground pork, tsaka all-purpose cream. Tapos, meron din po tayong butter. At syempre, dahil ang title natin ay sausage pasta, walang iba po kundi ang Hungarian sausage. Meron po tayong dalawang peraso dito. Ayan po lahat. Yan po lahat ng sahog. Wow. Ating lulutuin ngayon. I'm sure sa sahog pa lang nakikita ko ngayon na Chef, talagang magugusto ko lasa nito. So, shall we start? Sige po. Sige lang, Chef. Go ahead. Ito po. Magpapakulo na po tayo ngayon ng tubig para sa ating pasta. Assistant ako ngayon ni Chef. Ha? So, siyempre si Master, magandang sabi niya, grab your elbows to those who are making good and who was good person. Ito po, para mahawa ka. Right? Ayan po, dahil po niready ko na siya kanina, naantay na lang po natin siya kumulo ng husto. So, siguro, iwain na natin yung mga sausage habang nagpapakulo tayo. Sige po. Para po mamaya, maghihiwa lang po ako ng ganito sa sausage. I cut it into half. At paslan po. Ganito. Nag-cut lang po ako ng paslan. Kaya yeah, mga cooking, panoorin niyo yung mga style ng paghiwa ng sausage. Kasi lalo na po sa pagkainan, meron pong style ng paghiwa ng sausage. At another one. Ayan. Nakita niyo yung galaw ng kamay ng chef, ha? Talagang ano yan, eh. May tunog yan, eh. Kumbaga sa musika, may tono yan, eh. May tono yung paghihiwa. Ha? Ayan. Yun. Bali, ganito lang po siya.
nagiging parang pahaba ko lahat. Ano? Ng cut natin. Para malalasap talaga natin ang lasa mamaya. Kapag nagisa na natin ito. Kung natatandaan nyo mga kakuking, nung nando tayo sa tahanan ng pagmamahal. Ayan, yun ang unang-unang pasta niluto ni Master, yung spaghetti na panlasa ng bata. Kasi meron mga spaghetti na chef ng mga Italian, mga ganyan. Minsan, D-type ng bata yun eh. Ah, ito pong dish natin ngayon. Italian food po siya, pero swak po talaga sa panlasa ng kahit sino. Pwede po siya sa bata, lalo na sa mga bata. Oo. Pwede nilang baon ito sa school. Oo, ganun? Opo. O, kasi yung mga bata, alam mo, si Jollibee lang, katapat niya spaghetti, tontuwa na mga bata eh. Kasi sigurado po ako, Kuya Ricky, magugustuhan nila ang lasa nito. For sure, kasi chef yung nagluto. Opo. Di ba? So yan, kumukulo na. Ano? At ito po, kumukulo na po ang ating ano, tubig. Sasalan ko na po ang ating penne pasta. Gagamit po ako dito ngayon ng penne pasta. Yan. Penne pasta. Oh, tignan nyo ha. Papasta pa lang, may pangalan na. Ha, penne. Pero pwede po tayong gumamit ng kahit anong pasta po dito sa dish na to. Depende po kung anong gusto natin sa or type natin na itsura ng pasta na gusto natin kainin. Pwede dyan. Meron bang, chef, meron bang hugis yan sa mga royal na brand? Meron po. Iba-iba po siya, meron. Kuya Ricky. Marami so, po. Based on your experience sa pagluluto ng pasta, yung mga brand na yan, yung royal, yung ganyan, what is the big difference of the penne pasta? Yung penne pasta po kasi yan po yung ano, yung shape niya is pahaba po, yung kagaya nito. Ah, okay. Ito po. So, ito hindi hugis pera ha, kasi penny. Opo. Penny pasta. Hindi po siya ganun. Diba? Tapos, kagaya na sabi mo, that will be suitable for all ages, lalo na at sa, kahit sa mga bata. Kasi mga bata, alam mo, minsan ayaw nung sobrang maasim. Ha? That's number one. Yung mga bata, minsan ayaw nung masabaw. Opo. Diba? May nakita akong bata kumakain eh. Ayaw lagyan ng sauce eh. Pero depende po kasi yun kung anong preference natin. Pwede natin siyang ano eh. Pwede natin siyang kainin na masosi, pwede rin naman pong yung plate lang, or pwede natin yung more on pasta lang talaga. Kung gusto ng mga bata eh, more on pasta, separate na lang po natin. Pag nagsiserve kayo sa Tipolo Chef, doon sa restaurant nyo, ano ang kasama niya? Merong slice blesser? Opo, meron po siyang kasama. Usually po pag sinaserve yung ano eh, yung pasta po, meron siyang kasamang garlic bread. Oo, yung parang pag kinagat mo, parang biskotso. Opo. Diba? Malutong. Light toasted po. Toasted. Meron po. Diba? Meron po siyang ganun. Ayan, tama, tama. Normally, ganun naman yan eh. Diba? Yung iba, ano ba nakikita ko nung iba? Wala. Puro ganun. Puro toasted bread. Kayo ganun din? Opo, ganun din po. Pero sometimes po, wala po siyang kasama. Kamusta naman yung Tipolo Chef? Yung area na, yung pinagtatrabaho mo? Okay naman po siya ngayon. Reasonable ba presyo? Medyo ano po kasi sa amin eh. Sa restaurant po namin medyo pricey. Pero sigurado naman pag natry yung mga lutuin namin doon, talaga naman napakasarap. Sulit ang presyo. Kasi iba, as I understand, pagka may pangalan yung restaurant, alam mo na. Alam mo na. Di ba? Kaya iba ginagawa, nagpapasikat muna. Papakilala. Opo. Pag nakilala na, marami ng branches, kilalang kilala na. Ayan na. Makikilala mo na rin yung presyo. Ayan po, habang kumukulo po, nakita nyo po, hinalo po ni Sir Ricky yung pasta natin para po hindi siya magdikit-dikit. At kumapit din po yung inad natin kaninang ano, salt para medyo nilagyan mo na ang yung water, nilagyan mo ng salt. Opo, nilagyan ko po pala siya ng salt and oil. Oo. Kasi tinanong ko kanina si Chef, normally, ang regular na ginagawa ng mga nagluluto ng spaghetti, chef, pagkatapos kumulo, hinahango, binabasa ng tubig. Ah, opo. Nuhugasan. Opo, dun po kasi kaya po natin hinuhugasan minsan yung ano eh, yung pasta karaniwan eh, para po ma-stop po yung ano, yung cooking process niya po. Okay, yung cooking time. Mag-iwahiwalay siya. Para, bukod po dun, para ano po siya, yung pag-stop ng cooking process niya, hindi po siya maging malabsak or ano lang siya, okay. Maging al dente po. Oo. Al dente means to the tooth. Pagka kinagat niyo po siya, medyo parang kumakapit sa ngipin natin yung pasta. Ganun po yung meaning niya. Meron ako isang tinuro sa kanila eh. Alam niyo ba, mga kakuking, when you cook egg, when you cook fish,
minsan yung kawali nyo, hindi sa non-sticky. Ano siya, normal na kawali. So, pag ilanong mo siya, sinundot mo ng sensitive, naninikip. Ako, meron ako sikreto doon. Ano po pala yung sikreto nyo doon, Kuya Ricky? Bawa, yung fish, ano, nanikip doon sa kawali. Di ba? Hina ko yung apoy, wiwisikan ko ng tubig. Ah. Ang makikita nyo dyan, yung fish, aangat doon sa kawali. So, ngayon, the water helps habang mainit yung mantika mo. It helps para humiwalay ng dikit doon sa kawali. Kaya ako, pag nagpiprito ako ng fish, never ako nadurugan ng fish. Iba, durug magprito. Oo, nga po. Minsan po, Kuya Ricky, itatry ko po yan. Ngayon, actually, ngayon ko lang po narinig yung ganyang teknik. Oo, wiwisikan mo lang ng tubig, mga dalawang beses. Pag ginanong mo ngayon ng sensei yun, ginanong mo ng panundot mo ng pangano mo, pagbaliktad mo ng fish, makita mo buong buo yung likod. Bihira po kasi kami magprito sa bahay. Ganoon? Opo, pero yung nasabi niyo po, itatry ko po yan. Ilang minutes to? Bali, ito po, lulutuin po natin yung pasta natin ng 9 minutes. 9 minutes. Para ma-achieve po natin yung al dente. Ayan, sige. Ayan, hinihintay lang po natin siya matapos. May mushroom ko ilalagay, ano? Opo. Okay. Yung pasta po natin gagawin na pasta sausage, medyo special po siya. Uh-huh. Alam mo, mga kakuking, si Master, sabi ko sa inyo, tuntua ako pagka yung may namimita kong chef, tapos kagaya nung bumiyaya ko sa Thailand, kinakausap ko yung mga nagluluto doon sa restaurant. Okay. Si Master kasi continuous ang ginagawang learning. Ano po? Kagaya nung pumunta ako sa Thailand, eh, alam mo naman, pag sinabi mong Thailand, chef, eh, more on spicy yan, eh. Pero, I'm just getting an idea of switching yung mga spices nila sa original Filipino taste na luto. Kagaya nung sikat na pad thai. Yung pad thai. Sabi ko na sa'yo, mga isa o tatlong pad thai na restaurant yung kininom ko. Wow. Iba-iba timpla, chef. Iba-iba. So, one of these days sa show natin, pagluluto si Master ng pad thai. Pero, gusto ko yung matry. Pero, Kuya Ricky, Filipino pad thai. Ah, Filipino version po. Yes, Filipino version. Excited na po ako dyan. Oo, para yung panlasa, swak sa panlasa ng Pinoy. Kasi alam mo, lalo na yung mga Amerikano, ha? Lalo na yung mga galing ako sa Caribbean, eh. Mm-hmm. Yung mga Jamaican. Alam mo, ang mga Jamaican, never they cook roast pig. Ha? Nagulat sila ngayon one time. Nung nandun ako, bumili ako ng buong baboy. Meron akong kapitbahay na dalawang Jamaican. Sabi sa akin ng Jamaican, "Hey, buddy, what you're going to cook?" "I will cook roast pig." "What? Roast pig? How you can cook that? Do you have a big grill?" "Oh, that's what I thinking about." "Ha? Huh? Roast pig eh." "No, I don't have big grill." "So you will cook it. Just watch it." Wow. So while I'm doing the process, dininis ko yung baboy, inaahitan ko, tapos ginamitan ko ng Bluetooth ng konti para yung mga maliliit na mga balahibo. Ako yung balahibo? Yes. Mawala po. O pagka sinave mo siya, madaling maalis. Hmm. Nagulat siya, hinugasan ko, proseso ko nun, hinugasan ko ng suka eh. No? Yung, di ba, eh, may dugo siya, tinanggal mo na yung mga lalang-laman loob, biniyak mo yung gitna. Diba? So after nun, ang ginagawa ko doon, tinatayo ko yun, tinutubo na sa kawayan. Tinatayo ko ganyan, hinuhugasan ko ng suka yun. Para po mawala yung lansa, no? Kuya lansa, Rick, tsaka yung amoy ng baboy. Opo. Malason. Opo. Diba? Ano siya? After nun ngayon, kukuha ko ng medyo mainit na tubig, medyo kumukulo. Ubus ko sa buong katawan, pati sa loob ng baboy. So, I will make it dry for at least mga 30 minutes para bumabala yung tubig. Ang purpose po nung paghugas ko ng mainit na tubig, para yung mga blood niya. Yung mga, ano niya, yung blood na nakakapit sa pork. Para po medyo... Mawala, mamamatay siya. Mamamatay na po. So, pag nilagyan mo siya ng mga laman loob, kagaya ng talad, yung mga nilalagay ka sa loob ng lechon, eh.
sarap po nun. Oh, lalo yung aroma ng tanlad. Yan, tanlad. Tapos ilalagyan ko ng mga 6 na pirasong sibuyas. Siyempre, medyo lalamasan mo na asin yung loob nung... Ay, imagine ko, Kuya Ricky, kung paano mo pinaprocess. Ay, nako! Parang ano eh. Tapos pinapanood yung Jamaican. Sabi niya, how are you going to do the fucking ingredient you put inside the pig? Kasi yung puzzle siya, pag daw niroll ko yung pork, mauhulog daw yung ano. Tama naman, di ba? Mm. So nakikita niya ngayon, tinatahi ko ngayon yung biniyak sa tiyan. Then, after nun, makaka-cooking, alam niyo sabaw ng buko? Ayan. Pupunasan ko na sabaw ng buko yung katawan ng lechon. Nako, parang napakasarap. Ayan. Tapos, ang luto ng lechon na Kuya Tid, yung apoy niya, yung uling niya, sa dalawang gilid lang. Tapos, yung taas ng baboy doon sa hip ng uling, at least mga 4 na tangkal. Simula doon sa uling, 4 na tangkal ang layo ng baboy. Ikot yun, 6 hours ang luto nun. Wow, lechon. Yes. So, pakatagal. Nung nasa Caribbean ako, kasi ang hirap nun eh. Mag-isa ka, iikot ka ng ganon. Ang hirap kaya nun. At saka Kuya Rini, hindi po siya basta ikot lang. May ano siya eh. May timing po. Kung mapupunta ka kay Matt Tomas lechon, ganon ang ginawa ko. Bumili ako ng maliit na motor. Tapos pumili ako ng kadenang mahaba. Nilagyan ko ng shock yung pinakabakal. Kinakawit ko ganun. Tapos, yung mga, kasi nilagyan ko ng control. Yung ikot ng baboy, ganda lang. Eh, iniiwan ko siya. Ang binabante lang namin, yung uling sa gilid. Kasi kailangan slow cook ka muna. Opo. Para hindi siya mabigla ng luto yung laman ng baboy sa loob. Opo. So, after 4 hours, makikita mo siya. After 3 hours, makikita mo siya. Medyo mapula na yung body. So, habang pumupula yung body, meron kang mahaba na parang brush. Binabrush mo yung katawan ng baboy habang umiikot. Sabaw ng buko. Ang lakas magpapilang. Para kumapit po yung flavor. Yes, tsaka parang juicy yung ano. Apo, iba yung ano niya. Yung pag kinagat mo yung balat na lechon, juicy siya. Ibang element yung ilalagay natin sa ayan. Yan. So, ngayon, after another 2 hours, kasi mapulang-mapula na siya, pantay na siya, papantay pula nun eh. Cooking. Ang gagawin nyo naman ngayon, yung oil. Papahira mo na ng oil yung katawan. Wow. Dadamihan mo na ngayon ng uling. Yung uling ngayon, ilalagay mo na sa gitna. Kukompress po siya sa gitna. Compress mo na sa gitna. Ayan na! Pag niluto mo yan, cooking on 6 hours, maniniwala ka. Napakalutong ng balat. Lutong-luto ang loob. Kumbaga, ano po, sulit yung paghihintay nyo. O, ito na ngayon. This is, you will be surprised. Yung Jamaican ngayon, sabi niya, umalis eh, pagbalik na kanya. Mukhang malapit na po, Kuya Ricky. Okay, patay natin. Maybe mga 2 minutes. Sige. Wow! Sabi nung Caribbean, na Jamaican. Wow! What a fucking pig! It's cooked already! Nagulat siya. Nagulat siya! Sabi niya, buddy, can you give me a small portion for me to taste? Nung tinanggal ko ngayon sa tuhog ng lechon, binigyan ko siya. Tinanong niya ako, kung bibilin daw niya yung buong baboy na yun, magkano daw? Kasi meron daw may birthday sa kanila bukas. Mm. Sabi ko ngayon sa kanya, I will teach you how to cook this. Eto na ngayon. Ginawa niya, iniba niya version nung ano? Iniba niya. Nung roast pig kasi hindi daw niya kayang gumawa nung shop na may motor pang ikot. Mm. Tsaka hindi daw niya kayang ikot yung 6 hours dire-diretso. So eto, ginawa. Yung baboy, biniyak. Biniyak niya po. Biniyak! Simula sa ulo hanggang sa may puwet. So, naging dalawa siya. Dalawa na po. Nakatihaya na ngayon. Nakatihaya na yung baboy. Diba? Opo. Tapos, nag-improvise siya ng drum. Yung drum na metal. Metal drum. Iniiwa niya sa gitna. Tapos, gumawa siya ng grill. Magaling din yung Jamaican na yun. Ha? So, ganun din, nilamas niya ng asin, nilagyan niya ng bawang. Ibang process po yung ginawa niya. Diba? Pero nilagyan niya ng spices. Hmm. Nilagyan niya ng rosemary. Rosemary. Ang bango nun, di ba? Opo, iba yung aroma niya. Yung yes. Flavor ng rosemary. Ito ngayon, ang tawag na lang nila ngayon doon sa lechon is jerk pork.
Jerk pork. Oh, kasi sa Jamaica ang tawag nila sa mga barbecue, jerk. Jerk chicken, jerk pork. So yun, niluto niya ngayon. Sumikat ngayon yan. Dito sa atin ngayon, may gumagawa na yan. May gumagawa na yan. Saan po? Mano, mabibili ka na ngayon. Yung hindi na... Hindi na siya. Biyak na yung baboy. Ready-made na po. Oo, biyak na. Ay, Kuya Ricky, excuse lang po. Sige. Parang tingin ko okay na po yung... Okay. Ito yung explainer natin. Ito po. Yan. Okay na po yung pasta natin. Pasta pa. Yan. Strain ko lang po siya dito. Sige. Okay ka lang? Hindi ka mainitan? Hindi po. Sarap ng kwentuhan natin, chef, no? Oo nga. Alam mo si Master, marami talaga si Master na ito po. Na ano. Sorry. Siya po, pwedeng lagay. Hindi, sige. 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 Kulang po. Bali, ito kasing pasta water na to, ikikip lang po muna natin siya. Magagamit po natin siya mamaya sa mga susunod na process. Okay. Hindi po natin siya itatapon agad. Yan, yeah, then, dito na lang po. Babalik ko na lang po uli sa pinagpakuluan niya. Yan. Ayan, make sure po, careful po lagi sa pagkilos para hindi po tayo mapasok. So, ngayon, gawa tayo ng sauce. Opo, ayun na. Yan. Bale, ito. Bubuksan ko lang po yung kalan para painitin yung ating pan. Make sure po talagang napaka-init ng pan natin para pag nagsotay po tayo, hindi po manikit yung mga ihigisa nating ingredients mamaya. Ayan, hintayin lang po natin hanggang uminit. Yeah. Tapos po, mapapansin nyo po pagka mainit na siya, pag pwede na tayo mag-sauté. Or pwede na tayo maglagay ng oil pagka yung pan natin medyo parang napapansin nyo umuusok na siya onti. Chef, parang marami tayong manonood. Marami ka siguro yung bite, oh. Oo nga po. 1.7K, oh. Oh, so, yeah, dami. Good morning sa... Good morning po sa inyo lahat. Yan, good sa mga morning. Lahat ng mga ka-cooking dyan at saka mga viewers po at saka mga friends ko. Ayan. Ayan. Salamat po sa mga nanonood ngayon. Good morning, Miss Cutie Pie. Ha? Morning daw, ha? Si Lumar, Kuya Lumar, Kuya Edgar. Ayan, bali, ang bilis po. Naging medyo mabilis po yung ating process. Ito, mapapansin niyo po, ito po, nag-ano na siya. Umuusok na po siya. Ayan, pwede na po ako maglagay ng oil. Maglalagay na po ako ng oil. Cutie Pie si ano to, di ba? Si Kuya Ken. Kaya Ate Sarah, ano kaya Ate Sarah? Hi, good morning, good morning. Ito ba yung nag-birthday? Yeah, may nag-birthday na anak ni Ate Sarah eh. Pinatikim natin nung ano, luto. Natikman mo yun, chef, di ba? Sabi mo? Opo, ang sarap po nung... Nung ice cream? Nung ice cream na gawa niyo. Yung ube. Opo. Saka cheese ba yun? Mango cheese. Ube po at saka chocolate po na. Ah, chocolate. Okay. Yung po yung natikman ko sa bahay ni Miss Sarah. Eh. Okay. Ayan, belated happy birthday po pala dun kay Zoe Snow, yung anak po ni Miss Sarah. Yeah. Ito po, maglalagay po ako ng butter. Ayan, mga ka-cooking, tingin nyo po. Ito po, nakikita nyo po, naririnig nyo rin yung pagpulo ng butter. Kailangan mo okay na po. Tapos ito po, isosote ko na po agad yung hiniwa natin yung sausages kanina. Yan. So sa margarine mo pala yun, ano yan, tsaka konting oil. Opo, tsaka konting oil. Oh. Ayan. Gigisa ko na po siya ngayon para po kumapit yung flavor nung sausages natin. Kaya po yung inuna natin. Parang yung pasta mo, ano ah. Dapat pala, dinamihan natin pasta. Ah, okay lang po yan. Tingin ko naman, Kuya Ricky, marami naman po makakakain mamaya. Di ba, mga ilan makakain yan? Walo. Yung per pack po na yan, usually, 4 to 6 persons po yung serving nitong niluluto natin today. Okay. Kaya, I'll make sure naman po makakatikim ang lahat.
Then, ikusunod ko na po yung garlic. Yan. Yan mga kakuking. From Chef Heath. Ha? Tasabay ko na rin po itong onion. Alam mo hindi mo pa pinapatikim sa akin 'yan pero tingin ko magugustuhan ko lang. This time po medyo dinamihan ko po yung onions niya. Para mag-add po yung flavor niya. Ayan. Then wait po until mag-translucent po yung onion. It means po yung parang ano na siya, yung itsura na po ng onion natin ni medyo transparent na po yung itsura niya. Kasi yun po yung nagbibigay ng sarap at linamnam dun sa sausages natin. Yeah. Dami natin viewer. Kuya. Kuya din. Dami ito natin. Ito po tingin viewer. Ko po okay na po. Pwede ko nang ilagay ang green bell peppers natin. Yun, no? Ito naman pong green bell peppers po ay ano po, optional lang naman po ito. Pwede po siyang wala or pwede pong ano. Ang ilagay ko lang po siya this time to ano to add flavor po. Kuya Vidal, good morning. Ha? Si Joma Broncano. Kung napapansin niyo po mga kakuking, hindi ako humihinto ng paghalo dito sa ating sausages. Ito po is to maintain yung balance po nung ano pagkakaluto niya para po walang masunog. Pag mo-order siya yan, chef, ilang minutes mo pinag-iintay yung customer? Usually po kasi yung ganito eh. Ano po, for 15 minutes po or less than 15 minutes po, kaya po siyang iserve. Ayun. So, huwag mong gagawin yung mga nakainan ko na isang oras ako pinag-iintay. Mahirap po yan. Tapos, titignan mo yung customer niya. Hindi opo, bukod sa mababagot na tayo, gutom na tayo nun. Kumain ko. And I think po, pwede ko nang isunod itong mushroom natin. Okay. Ito pong mushroom, mayaman po ito sa antioxidant, fiber, at saka protein po. Konting trivia lang para sa mushroom. They can also use yung fresh mushroom. Ano? Opo, kahit anong pong klase ng mushroom. Nasa kanya eh. Pwede ba ilagay na gamitin. Natin? Opo, ilagay na natin lahat. Para wala na matira. Ayan. Para marami makain ng mushroom si Christian. Ang ating mga taga-tikim sa studio. Ayan. Kaya mga kakuking, ha, style ni Chef Tid. Ha? Panoorin nyo. Take the opportunity of watching Master Cooking naman nyo with then an official. Isusunod ko na po ang ating ground pork. Isusunod ko na po siya sa pag-sauté. Yung pinapare na ground pork. Ang daming sahog, ano? Opo. Kaya Ricky, masarap ito. Eh, pwedeng iulam sa kanin yan. Opo, kahit nga po siguro, ang tingin ko po, kahit yung sauce na lang po, pwede po siyang ulamin talaga. Oo. Sa forma pa lang eh. Ayan, hihintayin lang po natin siya hanggang maluto. Then, mag-add po ako ng pinch of salt. Para po sa sa taste niya. Saka ng black pepper din po. Ayan. Haluin lang po natin uli. Mm-hmm. Hintayin lang po natin hanggang maluto po ng hot store yung lahat ng mga sinutay nating ingredients. To be exact, that pasta is an Italian pasta. Yes po, Kuya Ricky. O yan, mga kakuking. Italian pasta po with a Pinoy twist. O yan, mga kakuking yan ha. Meron na tayo isang po tayo. Kasi tayo mga Pinoy, usually ang spaghetti po kasi natin eh, laging may ground pork po eh. Oh. Ano na po sa mga bata, ito din po nilagyan po natin ito. So, meron nang isang recipe si Master sa cookbook na Italian. Ha? Ayan po. Ito po yung palatandaan na papaluto na yung mga
ingredients natin. Pag napansin na po natin na medyo nanikit pa po sa pan yung mga ano, yan na po yun. Malapit na po siyang maluto. Pag nanikit sa pan? Opo, pag dumidikit na siya sa pan. Oh. Heart non-stick pan pa po yung gamit natin. Ngayon, yan eh, pag dumikit sa bibig, ibig sabihin na nasarapan. Opo, masarap yun. Diba? Oo. Diba? Sigurado napakasarap na pag sa bibig dumikit. Oo. Oh. Ayan. Then, ilalagay ko na po ang ating tomato sauce. It is necessary to use chunky tomato? Opo. Chunky talaga. Mas maganda nga po sana, Kuya Ricky, kung ang gamit talaga natin ni eh, yung tayo nag-process nung mismong tomato po. Aha. Para talagang fresh talaga siya. Italian na Italian po talaga. Yun. Ayan, bali po yung one pack po, nilahat ko po siya. Tumulagyan natin ng water to. Ayan po, sige po, pwede po. Oo, kasi... Ahaluin ko lang po, onte. Yan. Yun. Eh? Ayan, ilagay na po na natin ang ating sauce and bring it to a boil. Hihinaan ko po yung apoy niya to a medium low heat. Boil lang po natin siya till 10 minutes. Chef Tej, mukhang maraming ano ah, maraming gustong matutong pagluto ng pasta mo. Opo, napakadali lang po niyan. Dumami nang dumami ng ingredients natin eh. Oh. Diba? Napakadali lang dito. At abot kaya pa. Si ano, si... Ayan, nakikita niyo po, kumukulo na siya. Mamaya, babatiin natin. Sadyang napakabilis ang mga pangyayari. Batiin natin itong mga watcher natin. Time watcher, oh. Natutuwa ako, oh. Ha? Kaya rin niyo pangit pala ito. Kuha ko sana ang ito. Yan it daw? Ilalagay po. Ano kailangan natin? Yung pasta water po. Okay. Pusa lang natin. Hindi, ito na lang po. Okay. Ayan. Yan yung pinagpakuloan mo nung pasta, no? Opo, kanina. Ah, walang tapon, ano? Wala pong tapon dito sa recipe natin ngayon. Ah, pwede na talaga iulam yan. Kasi nilagyan mo ng pinagpakuloan ng pasta, eh. Opo. Hindi malalasakin yung pasta. Ayan, ito po. Nakikita natin ngayon na nagbo-boil na siya. Mag-a-add po tayo ng pasta water, yung pinagpakuloan po natin kanina. Yun. Para ma-extract lang po yung flavor ng pasta natin at saka yung starchy content ng ano pasta kanina. Yan, then haluin lang po. Malupit ano? Ayan mga ka-cooking ha. Haluin lang po natin to incorporate yung ingredients and po lahat. Alam mo, sa totoo lang, yan naman talaga ang nagpapasarap sa pasta, sa noodles. Yung paggawa ng sauce. Opo. Ha? Susunod, Chef, if you will be available sa susunod na segment, bala ko talaga, sunod ko, magluto ako ng macaroni. Ano pong macaroni? Yung paborito ni, ano, ni Jose Marichan. Macaroni, spaghetti. Yung commercial niya. Diba? Medyo hindi po ako familiar pero natawa ako din. Kung mapapansin mo yun, ano eh, lumalabas lang yung commercial na yun. Mm. Pag malapit na Pasko. Ha? Yan. So, para matawa naman si Jose Marichan, luto natin yung kino-commercial niya. Malay mo! Makikita ni Jose Marichan, bah! Si Kuya Master niluto yung paborito kong pinapakita sa TV. Malay mo, maging guest natin si Jose Marichan. This time po, mag-a-add lang po ako uli ng konting salt. Para po maramdaman natin pag kinain natin mamaya yung kick ng flavor. Yun. Ah, itong pepper. Then ito,
Kayaan po muna natin siya uli mag-simmer. After po niya mag-simmer, may i-add pa tayo isang ingredients na siyang talagang magpapalasa dito. Hihintayin lang po natin onting mag-reduce yung water para po kumapit yung flavor. Yan ang kakaibang style na pinapamalas ngayon ni Chef Tij. Ayan, kailangan po makikita niyo na bumubula yung sauce natin kapag gulo niya. Yung sauce ang bumubula, ha? Opo, para... Hindi yung bibig nung kakain, ha? Oh. Parang iba na po yung pagkabumula yung bibig nung kumain. Kaya nga, sabihin nung dilason mo yung... Oo nga po. Dilason mo yung taka-studio. Delikado po yan. Bayaan nyo na bumula yung sauce, ha? Ayan. Huwag lang bubula yung mga bibig nyo. Opo, ayan. Para maluto din po yung ating tomato sauce. Ayan, okay. Ganyan po siya. Bakit hindi naman talaga bubula ang bibig nila dahil nakakita naman nila. Kaya pinapalabas natin kung ano yung mga sahog na nilagay mo. Unless nilagay mo na acetone niya. Mag-add po ako ng dried basil. Ayan, parang Italian na Italian po talaga yung yun. Ating dish. Alam mo, minsan na nagpapasarap dyan yung kamay ng chef. Eh. Opo, yung touch po talaga nung ano. Bud-bud ng chef eh. Pero, chef, ang hindi ko lang kursunada na ginagamit yung daliri nung nagpunta ako Hong Kong. Sus, Ginoo! Tinawag ko yung waiter. Humingi ako ng house tea. Ay, kuya, hindi ka maniniwala. Yung baso. Apat kami. Apat na hot tea. Nasa baso. Okay. Nakapasok yung apat na daliri doon sa baso. Grabe po pala. Oo, nakasawsaw doon sa tea. Paano man inamin yung tea ngayon? Sa atin po kasi, sa ating mga Pinoy, ano tayo eh. Talagang conscious tayo sa mga ganyan. Oo! Pero kasi po, sa napag-alam ko po, yung mga ibang bansa po kasi may mga kanya-kanya silang method at culture ng kung paano yung mga pagluluto nila eh. Siguro po ganun talaga sa kanila. Hindi sila masyadong conscious sa pagseserve ng food. Opo, at saka dun sa food safety. Oo. Diba? Ayan, kumukulo na po. Pero dito sa atin, kaya yung mga pilintik ng kamay ni chef na ganyan, nagbubudbud ng asin. Ayan yung mga nagpapasarap dyan eh. Ha? And this time po, ayan, nakikita po natin kumukulo na siya uli. Mag-a-add po tayo ng grated cheese. Yun, oh. Ayan. Sigurado magugustuhan to ng mga bata. Ay, nako. Huwag mo lalagyan ng pasta yan. Yan lang yung ulam ko mamaya. Kompleto na, may cheese eh. May ayan. Mushroom, may pork. Oh. Ay, Kuya Christian, parang kailangan natin ng rice dito, ah. Eh, sauce pa lang. Sauce pa lang, ulam na, eh. Oh. Malamang nito. Kuya, tapon po natin ang cream. Yan. Malamang nito. Sasabihin ako sa iyo, ah. Ano po yun, Kuya? Yung kasing isang kasama namin sa studio, eh, magana kumain. Suspecha ko dyan, hindi nakukuha ng pasta yan. Babasain yung kanin. Ah. Yan ang gagawin niya sauce. Ayan po. Alam mo yun? So, rice, ano na? Rice is packet. Ayan po, nakikita po natin ngayon. Nag-iba yung kulay ng pasta natin. Yun. Alright. Pero, pwede bang papulahin yan? Opo. Depende po naman sa atin. Yung nilagay ko po kasing cream na yan. Optional lang po yan eh. Okay. Ako po kasi kaya po tayo naglagay ng cream para to add flavor. Okay. Para mas ano po ng mga gustuhan po ng mga bata kasi yung tomato sauce po natin ano tapos to talaga to eh. Maasim po. Okay. Ayan, hihintayin lang po natin siya mag-simmer uli hanggang mag-melt po lahat ng cheese. Yun, oh. Ito, Kuya Ricky, kung mapapansin nyo yung niluto kong pasta today. Karaniwa kasi sa ating mga Pinoy, mahilig tayo sa sweet eh. Ito po, iba po yung ano nyo. Iba yung flavor po siya. Iba. Iba yung kick niya.
Pati lang ako sa mga viewer natin, ha. Sige po. So si Hara Galvez, good morning. Good morning. Ah, kilala ko 'yan, ah. Ah, sino ba 'to? Si Kuya Ryan po 'yan. Ah, hoy, si Kuya Ryan. Hello, si Kuya Ryan. Hi Kuya Ryan, nag-challenge sa mga si ano. Kuya Ryan, ha. Taga Antipolo. Si Kuya ano, Kuya Joma. Ayan, ha. Hello sa iyo, Joms. Ah, Sir Jom. Nanonood ka pala, gising na agad. Si Kuya Lumar, ang aking brother, si Kuya Edgar. Po. Si Kuya Christian, si Kuya Vidal. Ang daming ano, hindi ko mababati. Ang dami nito eh. May mga ka-cooking, bago natin makakalimutan, meron tayong mga supporter dito eh, sa ating show. Yan, kagaya ng ating mga supporter like Marik Auto Detailing. Wow. Ayan, po mapapasyal sila dito, Chef. Lahat po ng services about cars, change oil, body wash, body colors. Kung and car wash din po. Yes, lahat. Ceramic coating, interior, exterior. Kompleto pala, nandito po pala lahat. Kompleto, kompleto. So, yan ang ating ka-partner dito sa ating show that support us to continue our show. Sila yung nagbibigay ng suporta. Yan, kagaya ng mga niluluto natin. Wow. Meron pa isa, si Lucar Accessories. Lucar Accessories. Ayan, kapartner din natin yan. So, isa rin sa mga, yan si Lucar, kung gusto mong bumili ng Android, pakabit ka ng busina, pakabit ka ng ilaw, kung ano man ang gusto mo, headlight, pa-repair ka ng headlight, yan. Everything that all about cars na accessories, nandiyan kay Lucar. Ayan, meron tayong mga supporter na bago ngayon. Like, yung Primo Bus. Yan. Oh, Primo Bus. Oo, pahingin nga isang sample ng Primo Bus. Parang yan ang, ko yan, yan ang, mukhang maganda daw yan. Yes, yan ang iniinom ko ni Master. Twice a day. Kaya si Master kahit puyat, parang alive pa rin. Ayan ang Primo Bus. Ah, yan pala ang Primo Bus. Ayan, oo. Oh. Ngayon, kung halimbawa yung mga kakain ito ngayon, Kuya Master Steve, tingnan natin kung nalalambot. Haluan natin ang Primo Busto. Para pagkain nila nung pasta mo, makakaramdam sila ng sigla. Oh. Ha? O, pero maganda pala. Tingnan muna natin kung sino nilalambot-lambot sa mga staff sa studio. Bilang lalagyan natin. Ha? So, yan. Panoorin niyo po ito, mga ka-cooking. Yung about Primo Bus, maganda po sa katawan to. Contact our office here in studio. Panoorin po natin itong Primo Bus. Introducing Primo Boost, a premium food supplement designed to elevate your health with the finest natural ingredients. Kemu Kemu Extract, Maca Root Extract, Marine Collagen, Moringa, Rosehip, Sodium Ascorbate, Grape Seed Extract, Lemongrass Extract, and Zinc. Primo Boost delivers a carefully curated blend of nature's most potent nutrients to help you stay at your best. What are you waiting for? Contact us to know more about Primo Boost. Ayan. Ayan po ang partner natin isa, si Primo Boost. Meron din tayong mga bagong partner. The same thing with the Music Avenue. Yan mga partner niya, si GTCI Interior Music Carpet. Ayan, yan po ang may-ari niya, si Jobit Tolentino. Meron po tayong mga upcoming na magiging partner na susuporta sa atin. Kasi Kuya Chef, medyo magastos tong show natin. So, wala tayo kasi NGO tayo, non-profit organization tayo. So wala tayong kailangan natin sila. Sila yung susuporta. O na ba lulutuin ni Master next week? Ayan, sila yung nagpe-prepare ng mga putahe. Ayan. So kaya si Master, ito lang yung tago ni Master nagsosyo. Ah, yun po pala. Ayan. So, ngayon ko lang po nalaman. Pakita muna natin ngayon yung finished product natin. Ha? Kailangan mo na ba nito? Ayan, ito po. Ayan. Ayan, kunin lang po natin uli yung pasta kanina natin na pinakuluan. Ayan. Ito, ito. Yun. Bali, ilalagay ko na po yung iba. Ayan, ito po. Pag nagluluto po kasi tayo ng pasta, ang sikreto po talaga eh, kung gusto talaga natin kumapit talaga yung pasta dun sa sauce, eh, wag po natin siyang babanlawan.
Mm-hmm. Kasi usually po yung iba binabanlawan. Ayan, ilalagay ko na po lahat. Sige. Dahan-dahan po. Ayan. Yun. Oh, chef, parang mahalo. Ayan, itutoss ko lang po siya dito sa sauce. Sa sauce natin. Ayan, tingnan nyo po. Malapit. Ito pong niluto nating sausage pasta is, I think, ano po siya eh, Kuya Ricky, tingin ko, aabot pa to sa 8 tao eh, kasi talagang ano din. Ganun ba? Mabigat section to eh. Nakakabusog to agad eh. Kasi ako, pag kumain ako nito, ano lang, konti lang. Konti lang. Kasi mabigat sa chan. Opo. Yan. So, ngayon, yan, nahalo-halo ko lang po siya para kumapit po yung sauce natin. Yan, ngayon, huhusgahan natin yan. Chef. Yan. Huhusgahan natin yan. Ito po. Yan. Yan mo na malalaman ngayon kung kakatayin kita o hindi. Nako, nakakabahan ako ah. Yan, ha? Yan. Ngayon, mga kakuking, si Master kasi pag kumakain ng pasta, ito ko medyo, yan. Yan. Tama, nakaka-cooking. Pag nakita nyo na wala sa tabi ko si Chef Tej, tinadyakan ko palabas. Ha? Ayan. Pero alam nyo, kanina pa ako naglalaway, mga kaka-cooking. Subo po para sa inyo lahat. Ako po. Oh. Sarap. Ako po, thank you po. Napakasarap. Alam mo, salamat po, Kuya Ricky. Alam mo, kumakain ako sa Italian restaurant. Italianis. Pero, itong tirada ni Chef Tib, sa tingin ko, hindi mo na kailangan talaga kumain na iba. Pag tinira mo itong pasta, ba, nakaisang subo pa lang ako, parang nag-blow ka agad yung tiyan ko, ah. Ha? Sarap. Wow, thank you po, Kuya Ricky. Ayaw kong tapusin ito, baka matapos siyo nakita lang kumakain siya. Ayan. Si Master. Isasalin lang po natin. Ayan, lagyan natin ito. Bigat pala. Bigat pala siya, Kuya Ricky. Hmm. Ayan, thank you po. Yung bang, yun o, ang tawag yun, bell pepper. Pwede natin budbud sa ibang yun. Opo. Parang late. Yan po yung magsisilbi natin garnish. Ayan po talaga. Kaya hindi ko po talaga inubos yung mga good. Ano dyan, Kuya Ricky, yung bell pepper na yan. Iba nilalagay. Ano ba ibang opo nilalagay? Maliban dyan. Kasi ito pong bell pepper, maganda po siya sa ating health. Pwede natin siyang kainin kahit hilang. Yun! Ayan. Para to add color po. Ayan po, ginawa ko po siyang garnish. Tapos, onti lang pong dried basil leaves. Mmm! Para Italian talaga. Oo. Ayan. Malupit. Then, ito na po ang ating finished product, ang sausage pasta. Chef, po, pwede rin dagdagan ng cheese baboy. Opo, pwede po. Ha? So, yun, para may konti landi, ano? Ayan. Ayan, yan po yung papasarap din talaga dyan. Yun, no? Oh. Yan, yung mga daliri naman ni Master ang, ayan. Kasi CR ko lang kanina eh. Nako po. Joke lang ha, joke. Ayan. Yun, oh! Oh! Ayan, lalong gumanda. Ayan na, swak na swak. Pakinan natin, Chef. Ayan, swak na swak sa budget at swak na swak sa panlasa nyo, mga kapatid. Ayan, ma'am. Ito okay. Ang sausage pasta. Ayan ang finished product. Ayan ni Chef Tibbs sa ating Italian. Italian cuisine po. Yes. Ayan. So, Kuya Chef, pakita naman natin sa kanila paano tayo gagawa ng cookies and cream
ice cream with almond. Wow. Ha? And kisses. Ingredients pa lang, Kuya Ricky. Yes. Nakakatakam na. So, ora, Nestle cream. Ha? Andiyan naman po sa, ano, andiyan naman po sa screen nyo kung gaano karaming Nestle cream ang kailangan natin. Po. Yeah, mga cooking. Eto nga, try natin dyan. Yan. Watch it. Yan. Nakagawa ka na rin ng ice cream. Ah, hindi ko pa po na-try, Kuya Ricky, pero nagpa-plano pa lang po eh. Yeah. Lalo na nung natikman ko yung ice cream nyo. Oh. Kaya parang gusto na po namin maggawa sa bahay. Malapit ba? Malapit. Opo, napakasarap eh. Alam mo, chef, kung ako tatanungin mo, alam mo, hindi wala akong kulang na ako sa tao eh, sa dami ng mga gawain ni Master. Mm. Marami tayo pwedeng pasikatin dito sa ginagawa ni Master eh. Panghanap buhay ba? Kaya yeah, kagaya na itong ice cream ni Master. Homemade ice cream. Opo. Papagawa lang tayo ng cup na maliliit, yung kasi lalaki ng half pint. Pwede po. Ha? By gallons. For 20 pesos or even for gallon. Opo. Made to order. Maganda po yan. Maganda idea diba? Po yan. Kuya tapos yung niluto ni Master before, yung Everlasting, ang laki ng kita doon. Mm. Kinuwenta ko sa mga manonood natin sa Tibbs kung magkano ang tawag dito. Ang puhunan lang nila. Ah. Diba? Opo. Tapos yung chicken embutido. Ha? Marami tayong... Yun, eh. Maraming pwedeng negosyo yun eh. Alam mo, iniisip ko, yung mga staff ko dito sa studio para may added income. Total, may pressure naman si Master dito sa baba. Pwede akong gumawa ng marami nun eh. Tapos, i-dispot ko na. Banda po yan. Bibigay ko sa kanila sa murang halaga. Di ba? Kikita sila na extra, di ba? Opo. Ako, yun ang iniisip ko. Kaya lang, I need someone na iti-train ko talaga na siya yung magpapacilitate nung ano. Tuturo ko na sa kanya. Hindi bali bedul eh. Alam mo, ang mahirap, alam mo, chef. Ang masakit minsan sa kalooban, yung pero kung kinuhis ang tao, walang kaalam-alam. Tinuruan mo ngayon, tinirin mo. Nung katagalan, mag-iisip, ha? Mag-solo kaya ako? Mag-solo na siya. Oo. Mahirap po yung ganun. Wala na ako kay Master. Okay lang naman kay Master yun. Okay lang naman. Kasi alam mo, ito ha, sabihin ko sa inyo mga ka-cooking. Being as a good trainer, being as a good leader, pag nakita mo yung tinuruan mo, pumasenso. Be proud of you. Opo. Nakaka-proud po yun. Oo. Kasi pag nakita mo yung tinuruan mo, ay nasa kalsada, nangamalimos, hindi natuto. Nakakalungkot po. Nakakalungkot. Ibig sabihin, walang natutunan sa'yo. Opo, hindi niya na-apply sa sarili. I will give you a good example, yung brother-in-law ko, si Abo, siyang nito. Nung nagsimula sa akin yun, he never knew anything. Siguro, he been with me for almost 8 years. Ngayon, alam mo, meron akong pinaparenovate ngayon na bahay doon sa Balagtas, sa Bulacan, 2 pinto. Walang ano ha, walang guhit-guhit. Instruction lang. Pero every time I check him, lahat naman nagagawa ng maayos. Marunong na mag-planning, marunong na mag-electrical. Marunong mo na apply niya talaga sa sarili niya. Yes, marunong na mag-mason. Diba? Mm-hmm. So, ayan mga cooking. Ayan pala yan. Ayan, oh. Kaya nakikita po natin na nag-e-expand na po yung ating cream. Yes. At nag-double yung ano yun eh. Nag-double po yung cream. Yan, ayan, oh. Sa pamamagitan po ng pag-whip ni Kuya Ricky. Yan. Ayan, mga cooking, oh. Pakita ko lang sa itsura, ayan, oh. Nag-double ayan na yung whip niya, oh. Diba? Ayan, creamy-creamy okay na siya. Ayan, sabi ko sa inyo, chef, si Master tinuturo actual, hindi maramot. Ha? Hindi maramot si Master, talaga actual. One by one. Ha? Step by step. Tinuturo ni Master. Kasi yung mga napapanood sa YouTube, may daya eh. Kinakat eh. Nakakat po talaga. Kinakat. Yung iba. Oo, ito si Master, hindi. Kahit sabihin nyo sa akin, Master, gusto ko matuto niyan. Punta ka dito, tuturo kita.
there are moments nga, Kuya Ricky, na parang ano eh. Hindi ko na ma-recall kung ano yung niluto namin na yun. Pero nung tinikma namin, parang hindi siya, parang may kulang. Hindi siya kagaya ng pinakita niya. Opo. Kaya mga Kuya, kulang. Lagyan natin yung isang kan ng condense. Oh. Ayan. Huwag na natin bagitin kung anong brand ng condense. Okay. Hindi naman nagbabayad ng commercial yan. Ayan, sarap. Basta lagyan nyo ng isang latang condense. Yan, bahala na kayo kung anong brand. Marami kasi brand eh. Ha? Nandiyan si Carne, nandiyan si Al, si Al. O yan ha. Binigyan ko lang ka ng ano. Binigyan ko lang kayo. Si Carne. O alam nyo kung sino si Carne ha. Si Carna pala, si Carna. O yan, mga cooking. Lagay ko yung condense ha. Sa lata, haloy natin. Yan. Nahalo na po. Yan o. Ha? O ito, maganda nito mga tips. Kaya natin yung yan. Alam mo na ito? Almonds. Almonds. O oh, yan pala. Yan o. Mix. Ayan, mix mix lang po. Ayan. Ayan. Sunod natin yung Oreo. Ah, yung ayan, crush yung Oreo. Crush Oreo. Yan na pala. Ayan, ayan o. Woo! Sarap. Ibs. Ayan, nakikita ko na. Ayan o. Oreo na siya. Ayan na. Oh, and last, lagay natin tong pieces. Small wow, piece of pieces. Pieces. Ayan o. Ayan o. Tips. Ngayon, kung mapapasin mo yan, tips. Kuya Tips, yan. 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 Yung Oreo kasi usually, pag binili mo sa mga grocery, medyo kulay puti siya, makikita mo lang yung Oreo. O ngayon, to para medyo magkulay chocolate lang siya. Medyo iba ang kulay. Lagyan natin ng flavor. Ah, may mga flavor pala. Yan. Taklang yan. Ayun. Ayan, napapansin nyo. Nag-iba na yung kulay. Ayan na. Ayan na. Pataklang yung ginawa ko, ha? Kuya yun pala. Yun pala ang sekreto ni Kuya Richie. Ayan na. Ito yung Oreo natin. Ayan na. Ngayon, langan oh, natin ang na. Natin ang vanilla. Dalawang patak lang. Yeah, may vanilla extract. Ayan, hop. Hop. Ayan. Kasi hindi mo pwede sobra niya. Ah, chef. Kaya lasa yung vanilla sa chocolate. Okay, masyado siyang ano. Ma-overpower niya po yung lasa eh. Nung yes. Aroma ng vanilla eh, pag nasobrahan po eh. Yun po yung mangyayari. Ayan yan. Mga ka-cooking. Grabe karami nito. Ayan. Oh. Bilis ano? May pasta na, may oh. Dessert pa. Kung orasa mo to, kung orasa mo to, chef, ano lang to? 15 minutes. Hindi kita po. Ayan. Ano lang? Yun. Okay. Ayan. So, eto na yung lalagyan natin. Mga ka-cooking. Tara. Noong isang araw nga pala, sa linggo, gumawa ako ng ano, ha? Banana split. Ah, talaga po. O yan, mga cooking. Yan, yun na pala. Yan na yung finished na Oreo ice cream natin. Yan. Talagyan natin sa daga yan. Okay. Isang araw na to, mga cooking. Alam mo, nung nakaraan GM, nung nakaraan GMM namin, pagkain ako sa kanila dito. Alam mo, comment to mga aking mga kuya. Isang oras na daw sa mesa yung ice cream. Matagal matunaw. Yan. Yan ang comment nila. Ayan, in just 5 ingredients. Tapos ng Oreo ice cream ni Kuya Ricky. Yes. Mukhang na sarap. Napapakagat labi ako. Kamoy pa lang habang eh. Habang nilalagay ni Kuya Ricky sa lagayan. Ito. Ito, chef ha. Ayan.
Ito chef, wala pang ano to ha, wala pang lamig to. Pero ayan, ako naman ang titikim sa gawa ngayon ni Sir Ricky. Ito po. Dahil tinikman niya kanina yung niluto kong sausage pasta, ako naman ang magja-judge. Ayan. Ayan, ito po. Wag mo ko tatadyakan ha. Titikman ko na po ang kanyang Oreo ice cream. Wala pang lamig yan ha, chef. Wow. Masarap siya, sakto lang. Ha? Saktong-sakto lahat. Hindi siya ganun katamis. Oo. Pwede siyang ano. Pwede sa mga may diabetes. Opo. Ha? Masarap. Try nyo rin pong gawin to sa bahay. Napakadali lang at simple-simple lang ang recipe. Simple lang. Katapat mo lang eh. Blender kani lang. Kani lahat. Blender na doon. Para maramdaman ko lahat ng lasa. Yan. Masarap. Tapos makakagat mo yung almonds. Yes. Saktong-sakto. Ngayon, mga kakuking, ito kasing ating... Ayan, bagay na bagay yan, Kuya Ricky, partner dito sa pasta ko. May pasta na, may dessert pa na ice cream. O para kang... Para tayong nagpunta sa birthday party at handaan. Ayan. So, mga kakuking, mapapansin mo, pinaprepare ko dito. Ayan pala. Yan ang sikreto niyan. Kasi, Kuya Chef, pag hindi mo lilagyan to, yung ibabaw niya, para ma-platen mo siya. Mm. Yan, di ba? Kasi pag ginanong-ganong mo lang ng kutsara. Ayan pala, pwede tayong gumamit ng plastic. Ayan, oh. Yan. Para ma-platen mo maigi yung ibabaw. Yan. Haka-cooking. Ayan. Then, para po yung, para mag-airtight po, mawala po yung bubbles niya. Yes. Ayan. So, ayan na po, sikreto niyan. Haka-cooking. So, takpan natin. Ayan pala. Hmm. Ayan na. Ready to deliver to the freezer. Ayan na. Ready to freeze na ang... Ayan. Ready to freeze na ang ano... Oreo cookie ice cream. With almonds and kisses. With almonds and kisses ni Kuya Ricky. Ayan. Ito po. Ang finished product. Okay. So mga ka-cooking. Diyan po yung mga nahanda natin yun. Mga King, I hope that Kuya Tish will be available in a few show na mga susunod pa ni Master para po makasama. Wow, ngayon pa lang. Nagpapasalamat na po ako sa inyo, Sir Ricky. Mm-hmm. Ngayon pa lang. Nabiligyan niyo ako ng chance na makasama kayo ngayon today sa inyong cooking show. Alam mo, Chef Ryan, Chef Tija, si Master, pag nagluluto sa kitchen, galit ako pag may katabi ako. Ah, talaga po. Alam mo bakit? Bakit po? Hindi, makisig ako gumalaw eh. Lalo na nung may restaurant ako. Pareho pala tayo. Anim na luto ang kung kalang ganyan. Sarap ako. Mabilis ako. Kuha sa likod ko ng mga ano. Opo. Sabay-sabay yun, niluluto ko eh. Multitasking din po pala. Pag may nakakasangga ako sa braso, naiinitan ako ng ulo. Pero alam mo, this is the first time na nakasama ko, na may kasama ako sa aking pagluluto. Mm. Kasi, the way I saw you, Chef, talagang professional yung kilos mo. Diba? Thank you so much po. Hindi ka parang nag-cha-cha-cha na magalaw sa sa studio. You still stand on still on doon sa pwesto mo at ginagalaw mo lang yung kamay mo. Mm. Thank you po sa compliment. That is the original, Chef. Opo. Diba? Inobserbahan kita kanina. Diba? So mga cooking, ulitin ko po, isang malaking pagkakataon po na may nakasama si Master. And hopefully, afterwards, may usap kami uli. Kung kailan po uli makapag-surprise visit si Chef Tibbs. Wow, thank you so po. So don't forget to follow their restaurant. Diba po? Meron din tayong mga restaurant, Chef, na nag-show tayo sa Luis Grill and Restaurant. Mm. Diyan po sa Baliwag yung Bulacan. Wow. Meron din po tayo sa Chupa Inyo Restaurant. Saan po yun? Las Piñas. Ngayon ko lang po narinig yan. Ang sasarap yung pagkain doon. Talaga po. Ano pong mga cuisine yung niluluto? Lahat. Ba? Filipino. Filipino food. Oo, masarap. Kasi hinandaan ako ng 8 putahe. Kakaiba yun, ha? Hinandaan ako ng 8 putahe. Pinahulaan sa akin kung anong mga nilagay na recipe doon. Talaga po? Ay, sa pool ko lahat, ha? Oh. Yung kare-kare niya, ito.
Sabi ko, ang nilagay mo dito, peanut butter, hindi yung giniling naman eh. Isa po talaga kayong master. Pag ganyan po talaga eh. Huli, di ba? Opo, mahuhuli niyo. Sabi ni ano, sabi ni may-ari, ni Ryan, ang galing mo master. Nahulaan mo yung mga hinuhulog namin recipe. Magaling din po pala ang sense of taste nyo talaga sa pagkain. Ah, malupit, malupit. Kaya kapag kumain ako sa restaurant, hindi tama yung hinain sa akin. Tinatawag ko yung ano, manager. Lunch takita, yung dami kong pinagalitan dyan. Ay, talaga po. Anong klaseng bulalo to? Tubig to, hindi isop ng bulalo to. Oo nga po. Ha? Nararamdaman po. Kasi matindi, binalik. Pagbalik, lalasahan ko naman yung beef cubes. Ako po. Yung sabaw, lalagyan ng cubes. Oo nga po, inano yan. Para maglatan ba? Ay, nahuli ko na naman. Sabi ko doon sa ship, tinawag ko. Alam mo, dinaya mo ko eh. Hinuha mo yung soup ko, binalik mo, lalagyan mo ng beef cubes. Oh, sir, kasi naubos na po yung... Naubos na sila. Naubos na doon yung... Oo, oh, naubos na doon yung soup nila. Kaya nagpapakulo pa lang siya, hindi pa malasa. Anyway, kalimutan na natin yan. Kasi mga sad story yan. Oo, oh, mga sad story. So, remind ko lang po mga ka-cooking, malapit na po yung ating NGO TV Network Awards. The 5th NGO TV Award. That will be on Luxent Hotel on November 23. Panoorin niyo po yan. Napakarami po natin mga awardee. Andyan na po si Kuya Chavi Chinson. Andyan na po si sila Imelda Papin, ating guest speaker. Andyan na sila Kuya Ronald. Sila Kuya Nelson. Sarap po din. O, nandyan po si Patrick Tulpo. Andyan po si Congressman Pichay. Ang dami pong awardee. So mga cooking, remind ko lang po, that is on November 23, Luxent Hotel. Another thing, Kuya Buster Chef, si, ano, si Music Avenue, malapit na po natin i-announce yung ating singing bulilit icon. Ayan pala. Yeah, malapit na po yan. So, from 7 years old to 10 years old. Ano po? So, siguro po that will be started by mid of October yung audition. So malapit na pala. So abangan niyo po yan. Ano po? So kanina katatapos lang ni Pengsu. Pag Sabado naman si Pinoy Shopping. Then pag Wednesday and Friday ang ating usapang Agila. So mga ka-cooking, maraming salamat po sa nanood sa 1,700 na maraming salamat po sa inyo lahat. Siyempre, Merwanak eh. Chef Tidge, maraming salamat. And thank you din po Kuya Ricky. Isang karangalan na makasama po kayo. I hope you will come again and to make another Opo, sure po yan. Another show. Opo. Pakita natin paano kagaling magluto si Chef Tidge. So hanggang sa susunod po na segment natin mga ka-cooking, episode 54, that is on Friday. So mga ka-cooking, mag-ingat po kayo lahat. So I think may darating na bagyo. Ewan ko bakit si bagyo. Oo nga po, parang idalaw sa atin eh. Oo, pero ang kawawa kasi mga nasa north. Oo nga po, kawawa siya. Nasa ano pa. Anyway, salamat sa Diyos. Sa Manila po, hindi po masyadong ganun kalakas ang bagyo. Pero mag-ingat po lahat. Opo, ingat po lahat. Sa probinsya. So hanggang sa susunod po ng ating episode, mga ka-cooking, maraming salamat po. Wala na pong iba. Siyempre, nag-iisang master cooking na naman nyo. NGO TV Network.